Hello, what's up sa inyo mga inspirehan? So, dyan dobre. Ayan, magandang umaga. Good morning, good vibes mga ka-inspire. So, nandito na naman ako para gumawa at mag-share na naman ng video mga ka-inspire. Actually, meron na naman po tayong mga sasagutan na katanungan. At syempre, may mga pa-shoutout din, okay? So, mga ka-inspire, unang-una po sa lahat, sana po ay ngayong oras na to, kapag napadaan ka sa video na to, ay gusto kong magbigay sa iyo ng isang mapagpalang oras at mapagpalang umaga at araw sa iyo. Kung saan ka mang lugar naroroon, I hope and I pray that you will in a good health, no? Siyempre, mga ka-inspire, napaka-importante po yan. Lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating mga OFW. Okay. So, mga ka-inspire, no? For today's video, ay meron po akong mga isa-shoutout at meron din po tayong mga katanungan na bibigyan ng kasagutan. Sorry. Meron akong isang pinaka-main question dito na kailangan kong masagot, mga ka-inspire, no? Ito po yung tanong po ni Sir Sir Richmond Hapon. Ayan, si Sir Richmond Hapon. Pero mga ka-inspire, siyempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ang ating Yakir Tamargo YouTube channel, ang inyong ka-inspire. Kung bago ka pa lang dito at bagong viewers lang kita, well, I encourage you to click the subscription button dyan sa baba. At siyempre, i-hit mo na rin yung bell button, especially if you are interested a kind of video like this, no, na mga information mo about here in Poland. Alam ninyo mga ka-inspire, napaka-importante kasi na tayo po mga ka-inspire, yung kapag ka nanonood po tayo kasi ng videos, na kapag nagustuhan mo yung video, napakalaking kumbaga ay appreciation para sa amin yung magsa-subscribe, magla-like at magsi-share kayo sa aming mga videos kasi we are doing this not only for ourselves, not only for our revenue, not only for our yung sarili naming kapanganan. Ginagawa namin ito just to share, no, para makapagbigay kami ng mga impormasyon, makapagbigay kami ng something like na meron kayong basihan or ideya, kaya po tayo gumagawa ng mga vlogs na ganito. Hey, huwag po sana ninyong isipin na ginagawa namin ito dahil kami po ay gusto naming sumikat, dahil gusto namin, no, huwag niyo po sanang iisipin ninyo mga ka-inspire. And kapag kayo po ay nagla-like, siyempre kami po ay natutuwa, kami po ay nagagalak, siyempre, di ba? Siyempre, mag-iiwan ka din ng comment diyan, nagustuhan mo ba yung video? Nagustuhan mo ba yung senior namin na video? Mga ganun. So mga ka-inspire, bago ko po sisimulan itong tanungan at shoutoutan dito, gusto ko po munang i-flex na naman po mga ka-inspire ang ating kasamang si Tingyan Vlogger in Poland. Yeah. So, please support her channel mga ka-inspire. Actually, she was starting her YouTube channel when she was came here in Poland, no? So, gusto rin niya mag-share. So, napakahalaga mga ka-inspire na yung mga kaibigan nating mga ganito is supportahan natin kasi gusto nilang mag-share mga ka-inspire ng mga na-experience nila, yung kanilang mga gustong bahagi sa mga kababayan natin. Kasi siyempre, di ba, mga kababayan natin, lahat tayo ay meron tayong gustong abutin. Okay? So, Tingyan Vlogger in Poland, yan, supportahan po natin yung kanyang mga videos, yung kanyang mga vlogs. Yan, kumbaga bigyan din natin siya mga ka-inspire na panoorin ang mga video niya, share natin ganyan. Siyempre, Roland Rimulta, don't forget to subscribe din mga ka-inspire. Roland Rimulta, yan, kaibigan natin, kasama natin dito, kasama natin sa lahat, sa araw-araw, nandito kasama natin siya sa bahay. Roland Rimulta, mga ka-inspire, actually, I inspired him to make, na gumawa siya ng YouTube channel niya. So, yun, ngayon mga ka-inspire yung YouTube channel na nag-grow siya. So, shoutout sa'yo, Roland Rimulta. At siyempre, meron pa ako isa shoutout pa na isa pa. Ito, pinaka-the best mga ka-inspire, no? Isi-shoutout ko yung atin pong incoming producer. Wow, my God! Mega love shoutout nga pala kay Nitro dyan sa Taiwan, mga ka-inspire, no? Ang Nitro na si Boss Gibbs, no? Si Boss Gibbs, Gibbs Gundran. Gundran, mga ka-inspire. Isa po siyang rapper dyan sa Taiwan at Wag muna kasi parang gusto ko surprise mga ka-inspire. Isa po siyang rapper dyan sa Taiwan na siya po ay nag-inspire na pumunta rin dito sa Poland yan. So nakatulong po yung ating YouTube channel sa kanya kay Sir Nitro yan. Nitro, mega love shout out to you. Ayan. So thank you so much for appreciating my videos. Ayan, nag-PM siya sa akin, nagkaroon kami ng conversation at soon, sana, boss, magkita tayo. Sana magkita tayo at mag-collab tayo. Yes, my God! I'm so very excited kung ano po ang nararating ng YouTube channel ko ngayon. So, yan mga ka-inspire. Ayan, naparami na ako ng mga shout-out. Ayan, so, umpisa na natin to. Let's go! Hello, what's up sa inyo mga ka-inspire?
Okay, so ito na mga ka-inspire. Meron nagtanong kasi sa akin, ito napaka-importanteng masagot ko ito mga ka-inspire, no? Kasi ito, nung nabasa ko yung comment niya na ito mga ka-inspire, is na-realize ko na oo nga pala, no? Kasi may mga bansa. Actually, ito yung tanong niya, guys, sabi niya po. Sabi ni Richmond Hapon, may galap shoutout sa'yo, Richmond Hapon. Sabi niya, hello po, ano pong mga applications ang pwede gamitin sa Poland? Hindi po ba nakaband ang Facebook dyan and other applications? O, di ba? Napaka gandang katanungan para sa mga kababayan natin na no idea about here in Poland sa mga Inspire. So, Sir Richmond Hapon, ito ah. Kasi, nung nabasa ko yung comment niya, na-realize ko na, oo nga pala, no? Kasi may mga bansa na nakaban ng Facebook, may mga bansa na nakaban ng WhatsApp, nakaban ng TikTok, nakaban ng Messenger, di ba? May mga ganyan na mga lugar, di ba mga Inspire? So, ito mga Inspire, sasabihin ko sa iyo, Richmond, at sa lahat po ng mga nanonood ng videos ko na ito, ito ang sasabihin ko, dito po sa Poland, all applications are free to use. Wala po mga application dito sa Poland ang nakaban. Magagamit mo po lahat ng application. Wala pong nakaban na application. Facebook, active dito. Messenger, active. Viber, active. WhatsApp, TikTok, Kumu. Kahit anong mga applications pa yan dito sa Poland mga ka-inspire. That is a very, very great thing here in Poland, mga Inspire. Yan yung napaka dito sa Poland. Nakakatuwa dito sa Poland. Kasi lahat ng mga applications na, kung ano yung mga applications na nandiyan sa cellphone mo, you are free to use. Gagamitin mo yan, magagamit mo yan. Hindi po yan nakaban, mga ka-Inspire, dito. Kasi mga ka-Inspire, no, dito sa Poland, sila po yung mga tao, ito po yung bansa, mga ka-Inspire, na you have a freedom. Yan, meron kang kalayaan kasi dito sa Poland mga Inspire is a Christian country. Poland is a Christian country. Yan, there is a lot of Catholic church here around in your place. Oh my God, napaka nakakatuwa na paggising mo ng Sunday may nagbibel, ting ting ting, may nagsisimba na. Tsaka napaka-importante sa kanila dito mga Inspire yung relation kay God. Napaka-importante sa kanila dito, guys. Yung magsisimba sila ng Sunday, napaka-importante. Ang mga holidays nila napaka-importante. Yan. So, yan ha, boss, yan yung aking masasabi sa iyo, Richmond Hapon, okay? Yan yung ating kasagutan diyan sa sinag mo. Wala kang problema, lahat ng mga application dito magagamit mo, hindi siya nakaban. Okay? So, ang sabi naman po ni Carol Bristol, sabi niya, natutuwa po ako sa inyo. Talagang nakaka-inspired ka po. So, palagi akong nakaabang sa mga videos mo. Please continue to inspire other people. God bless po and hope to see you soon there in Poland. Wow, di ba no? Thank you so much po, Ma'am Carol Bristol. Maraming salamat po. Dahil dyan, ito ang para sa'yo. Alright, okay. So may galap shoutout sa'yo, Ma'am Carol Bristol. Okay, next naman po natin. Ayan, so ito, meron din po ditong comment mga ka-inspire na. Ang sabi po niya sa akin ay, thank you po, sir, sa info. God bless you. Always have a great life in Poland, sir. See you soon. Oh, see you soon din po kay Edwin Reyes. May galap shoutout po kay Edwin Reyes. Okay. Sabi naman po ni... wait lang, saan na ba? Ito. Sabi naman po ni Chris Pedranski. Nag-comment siya doon sa video ko na working permit sa Poland. Gaano nga ba katagal yan? So sabi niya dito mga ka-Inspire, meron na kami work permit ka-Inspire. Ang matagal yung embassy appearance, 3 months na wala pa din. Ayan, so ang embassy appearance kasi mga ka-Inspire, no, ay may mga slot yan, may mga slot. Or sabihin natin na ini-schedule yan. Ang pagpapa-appoint ng embassy appearance ay... whether si agency ang gagawa or ikaw. Kasi magkaiba kasi yung process niya ng direct tsaka ng agency. Well, kapag ikaw ay direct, I think ikaw ang magpapa-appointment ng yung visa appearance. Pero pag ikaw ay agency, si agency na mismo ang magpapa-visa appearance sa iyo. Yan. So, napakalaking pagkakaiba nila. So, okay lang yan, madam. Hintayin mo lang kasi ang pagpapa-visa appearance po talaga ay medyo mahirap kumuha ng slot. Lalong-lalo na kung... marami yung mga nag-a-apply, sobrang napakarami. Pero yung 3 months na sinabi mo sa akin, sobrang parang napakatagal naman na yan masyado. Yan, mag-iingat po tayo mga ka-Inspire sa mga ina-applyan po nating agency, ha. Mag-iingat po tayo sa lahat ng mga natin, no? Kasi napakahirap, magbibitaw tayo ng malaking halaga. Kaya dapat po bigyan po natin ng atensyon yung ina-apply natin. Kailangan natin i-check yung kanilang mga background, kailangan natin i-check kung ano yung mga yung kanilang mga
na ano na, na kung meron ba talaga silang mga napapalis, kung meron ba talaga silang mga papers, mga legit ba talaga sila. Napaka-importante yan, mga ka-inspire. Kasi tayo po bilang isang OFW na nangangarap na makapagbigay ng magandang buhay sa ating pamilya, ay dapat yung isusugal nating pera ay huwag masayang. Napaka-importante po yan, mga ka-inspire, no? Okay. So, mga ka-inspire, yun lang po yung mga ano natin, yung mga masi-shout out and masagutan natin ng question for today. Kasi actually, mga ka-inspire, sobrang napaka busy po life natin dito sa Poland. Kapag ikaw po ay OFW na yan, pag mayroon ka ng Sunday, yun lang. Actually, siningit ko lang to. Ayan, marami pa kaming gagawin. Maglilinis kami ng accommodation namin. Magluluto pa ng pagkain. At syempre, mag-aayos, no, ng mga bagay ng para sa buhay natin, mga ka-inspire. Okay, so ito lang yung masasabi ko sa inyo, mga ka-inspire. Ayan, so keep on reaching your dreams. Huwag po tayong sumuko. Ito yung laging-lagi kong sinasabi sa ating mga ka-inspire dyan. Kapag mayroon kang pangarap, focus sa iyong pangarap. Kumbaga, ganito yan eh. Explain ko sa inyo, mga ka-inspire. Kumbaga, ganito. Ikaw ay naglalakbay sa isang kalsada. At yung dreams mo nandun sa dulo. Ayan. Habang ikaw ay naglalakad sa kalsada, mga ka-inspire, maraming kanto yan. There is a lot of negative thoughts, negative na mga bagay. May mga kanto. Pagdaan mo dyan, may nadaanan ka na isang negative. Ang sabi niya, naku, hindi mo mararating yun. Huwag kang pupunta yan doon. Kasi, yan, mababa yung sweldo dyan. Huwag kang pupunta dyan kasi pangit na lugar yan. Nakinig ka sa kanya. Pungan siguro, no? Maliit siya siguro. Umatras ka. Napalayo ka na naman doon sa pangarap mo na matras ka kunti. Pagdating mo doon sa may natrasan ka, may nagsabi sa'yo, hindi, okay doon bro, mag-apply. Wag ka kasi makikinig sa mga negative na na sinasabi sa paligid mo. Kailangan, diri-diretso ka lang. Meron na naman dyan, nagsabi sa'yo, positive. Oo nga. Salamat bro, salamat. Abante ka na naman. Pagdating mo naman sa kabila, meron naman ibang negative, meron naman ibang bagay. So, ganun ang mangyayari. Kumbaga, urong sulong, di ba? So, ganito ang pinaka-the best. Alam mo yung kabayo, di ba yung kabayo mayroong kapal sa ganito? So, focus on your dreams. Huwag kang tumangin doon sa mga nakapaligid sa'yo. Kasi pangarap mo yan eh. That is your dream, di ba? Yan yung gusto mong marating. Ngayon, kung gusto mong marating yun, huwag kang makinig sa sasabihin ng iba. Huwag kang makinig sa mga negatibo. Kasi kapag ka hindi mo na-reach yun, ikaw din yung magsisisi. Sabi mo sa sarili mo, nakinig kasi ako sa kanila. Minsan kasi tayo mga Pilipino, ang nakikita natin yung mga negatibo, hindi natin nakikita yung positibo eh, di ba? Hindi natin nakikita yung mga pwedeng mangyari sa buhay natin. Oh, katulad yan sa akin, mga ka-inspire, ito papalibay, explain ko na rin. Yun, ako po ang nag-apply, mapunta dito sa Poland, wala akong mga sinalihang mga Facebook group, katulad ng Pinoy's in Poland group. Wala akong mga pinapanood sa YouTube, wala akong idea. Kasi ayaw ko na makapanood ako ng ganito na blablabla. Mawawalan ka ng pag-asa, manghihina ka, hanggang sa hindi mo na lang siya ituloy. So, yung gusto mo na para marating mo, yun lang yung titingnan mo. Pabayaan mo sila dyan. Yan, di ba? Ganun lang naman kasimple, mga inspire. Just focus on your dreams. Kapag nakamit mo na yung pangarap mo, kapag ikaw naman ay nagtagumpay, ikaw din yung tatamasan ng tagumpay. Maka-inspire. Siyempre, samahan natin ng pray. Samahan natin ang panalangin. Maka-inspire, ito lagi kong sinasabi sa inyo, tumingin ka sa pangarap mo. Huwag kang tumingin sa mga nakapaligid sa'yo. Okay? So, good vibes lang tayo. Mag-iingat po tayo palagi. Huwag po tayo makalimot sa ating poong may kapal. Maraming salamat. Mega love shout out sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Saan man kayo naroroon dito sa buong sa lalabas ng Pilipinas, mag-iingat po tayo. Tayo po lagi ay manalangin sa Diyos. Maraming salamat, mga inspire, and we are now road for 6,000 subscribers. Thank you. God bless you.